Inagaing ngayon ang ilang residente sa Labrador, Pangasinan, ang posibleng sakit na dala ng sandamakmak na langaw, lalo na't sumasabay ang mga ito sa kanilang pagkain. Bukod dito, pinangangambahan din ng mga residente ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Si Almar Frasuelo magbabalita. Perwisyo sa mga residente ang paglipanan ng sandamakmak na langaw sa ilang kabahayan sa Barangay Bulo, Labrador, Pangasinan. Ang tinitingnan na sanhin ng pagdami ng mga langaw ay ang pagsisimula ng tag-ulan at ang harvesting season ng mga poultry farm. Daing ng ilang mga residente ang posibleng sakit na dala ng mga langaw, lalo na't sumasabay din umano ang mga ito sa kanilang pagkain. Labis ang kanilang pangamba, lalo pat nakaapekto na ang mga langaw sa kanilang mga kalusugan. Gusto ko matanggal yung langaw. Sa pirmi, maperwisyo kami, kumakain kami, baka makain mi pa yung langaw. Batid naman ang lokal na pamalaan ng Labrador ang problema sa langaw, kaya naman nagsagawa ng ocular inspection kasama ang ilang eksperto sa langaw o entomologist at kinatawan ng Distrito 2 na si Congressman Mark Cuanco. Ayon sa alkalde ng Labrador, dalawa ang chicken poultry farm sa lugar na itinuturing sanhi ng pagdami ng langaw. Ganun nga, noong panahon ng eleksyon, nataon siguro na harvest time ng mga poultry farms dito. Kaya nga madami pa talaga langaw noon na naabutan pati ating mga congressman sa mga politiko. Kabirin yun din ang unang reklamo. Naunang tinungo ng otoridad ang Jadeco Farm, ngunit hindi na pinayagan ng tagapamahala ng farm na pasukin ng otoridad ang loob ng manukan. Ngunit ayon sa pagsisiyasat ng mga entomologist, hindi na ayon sa standard practice ng poultry farming ang ginagawa sa loob, kaya mabilis na kumakalat ang mga langaw. Napag-alaman din na walang license to operate ang nasabing farm, ngunit base sa pakikipanayama, kasalukuyan na umano nilang inaayos ang mga papelas kahit na ilang taon na silang nag-ooperate sa lugar. Tingin ko ay kailangan siguro ng training ng mga tao nila. Opo. Malaman natin kung anong pangangailangan pa. Yes. Open naman tayo para bigyan sila ng training. Mm-hmm. At ang sabi ko nga sa kanila ay handa naman tayong tumulong, magbigay ng professional and technical advice kung paano pwedeng gawin para kung sakaling magkaroon sila ng problema sa langaw ay mabigyan nila ng tamang solusyon. Tumanggi namang magbigay ng anumang pahayag ang sinumang kinatawan ng Jadeco Farm. Sumunod namang tinungo ng mga otoridad ang Rosario Farm na kung saan kompleto ang dokumento nito sa pagpapatakbo ng poultry farm at inilatag din ng may-ari ang kanilang ginagawang sanidad. Ngunit ayon sa mga otoridad, kinakailangan pa umano itong balikan sa harvest season para kumpirmahin kung totoong napapanatili nga nila ang kalinisan sa lugar. Ayon naman sa may-ari, bukas ang kanilang farm para sa mga gustong tingnan ang sanidad nito. Para sa akin, bilang isang farm owner ng Rosario Farm, i-control lang, gawin lang dapat yung pag-control sa langaw, yung gamot na para sa langaw, i-apply lang sa tama sa araw pagdating ng manok, 7 days pagkatapos ng loading, 14 days, and then 21 days pagkatapos ng loading. Kung may apply po natin maigi yan at may iwasan po natin na basa yung mga ipot ng manok, sigurado po ako, konti ang langaw. Kasi nakita nyo naman, probe, nandito po tayo na talagang konti po yung langaw. Okay. Ayon kay Congressman Cuanco, wala namang masama sa pagnenegosyo ng poultry dahil isa rin ito sa nakakapagbigay ng food security sa ating bansa. Ngunit anya, may patupad sana ito ng mga tao at yaking hindi nakakaperwisyo sa komunidad. Kakibat din umano ng pagnenegosyo ng poultry farm ang responsibilidad na siguruhing walang mapeperwisyo ng mga tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kabilang sa kanyang suwestyon, ang pamibigay sa mga poultry owner ng fly trap sa mga apektadong residente bilang bahagi ng kanilang social responsibility. Alam mo, nung kampanya, napunta po ako doon, nakita ko po na ang tao kumakain may muskitero dahil sa dami po ng langaw na yung pader na umiitim po, no, yung tasa ng kape, punong-puno ng langaw. So, tuwing harvest season doon, talagang nakakaawa ang tao. So, nakahanap po ako ng
mga fly-catching equipment. But aside from the fly-catching equipment, may nakilala akong mga entomologists. Pinaimbestiga ko rin ng DNR yan. Nalaman po namin na marami po doon walang lisensya. Nagbigay rin ng payo ang mga eksperto sa kung papaano mas maisasaayos ang kalinisan sa mga farm at maiwasan ang pagdami ng langaw sa lugar. Ayon sa mga entomologist, mabilis dumami ang langaw dahil ang isang langaw ay maaaring mangitlog ng 200 hanggang 500. Dagdag pa riyan, 8 araw lamang ang kailangan para maging adult ang langaw, kaya maaaring nang mangitlog uli ang mga ito. Sa huli, nagbigay ng babala ang lokal na pamahalaan ng Labrador na isaayos ang sanidad ng mga poultry farm at siguraduhin na hindi makakaperwisyo sa mga residente na nakatira malapit dito, at siguraduhin din ang legal na dokumento, dahil kung hindi, ay mapipilitan silang ipasara ang mga ito. Para sa Pilipinas Kung Mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.